Update on proportional vacation leave, PVP, at proportional vacation pay, PVP, at mga service credits. Magandang araw po mga kaguro. Update on proportional vacation leave, PVP, at proportional vacation pay, PVP, at mga service credits. Katatapos lang ng makabuluhang pagpupulong, kasama ang Civil Service Commission, CSC, hinggil sa rekomendasyon sa pagpapatupad ng proportional vacation pay, PVP, at service credits. Dumalo sa pulong sina Vladimir K. Tua, Act Chairperson, Raymond Basilio, Act Secretary General, at Ms. Ruby Ana Bernardo, Act NCR Union President. Sinabi ni Attorney Jennifer Timbol, Director of the CSC's Human Resource Policies and Standards Office ang namuno sa panel ng CSC. Ang dialogue meeting ay hiniling ng Act upang talakayin ang mga issue tungkol sa pag-compute at pagpapatupad ng proportional vacation leave, proportional vacation pay at sa pagbibigay at pag-compute ng service credits. Para sa PVL-PVP, ipinunto ng Act na patuloy na lumiliit ang bilang ng PVL ng mga guro mula nang irrelegate ng CSC ang pag-compute ng vacation leave ng mga guro sa Department of Education mula noong 2012, na nagresulta sa mas mataas na bilang ng mga school days na pinagsilbihan ng mga guro. Batay sa datos, mula sa 279 na bilang ng mga araw na nagsilbi noong 2012, umabot ito sa 405 noong 2021. Sa kabilang banda, mula sa 78 araw na vacation leave noong 2012, bumaba ito hanggang sa 49 na noong 2022. Ganap na nakakaapekto sa karapatan ng mga guro sa pamamahinga at sapat na kabayaran sa mga serbisyong ibinigay nito. Hiniling ng Act ang CSC na makialam at iginiit na ang karapatan ng mga guro sa sapat na PVL ay garantisado at ang mga mekanismo ng pagkukwenta ay ibabalik sa pormula nito bago nito ibigay ang gawain sa kagawaran ng edukasyon. Alam na ang mga guro ay hindi nasisiyahan sa anumang sick leave at o anumang mandatoryo forced leave at nagtatrabaho sa ilalim ang no work no pay scheme. At para naman sa mga service credits, iniulat ng Act ang kasalukuyang pamamaraan ng kagawaran ng edukasyon sa pagbibigay at pag-compute ng service credits ng mga guro. Itinuro ng Act na ang kasalukuyang pamamaraan ng pagpapataw ng 15 araw na maximum na pinapayagang taon ng service credits bawat guro ay hindi patas. Dapat ibigay sa mga guro ang aktwal na bilang ng mga service credits na aktwal niyang nakuha. Ang mga service credits ay ibinibigay bilang isang paraan ng kabayaran para sa dagdag na karagdagang gawaing ginagawa ng mga guro sa labas ng normal na oras ng pagtatrabaho. Maraming guro ang hindi nakakuha ng kabayaran para sa kanilang extra o additional work dahil sa limitasyong ipinataw. Sa aming talakayan, binigyang diin namin ang mga umiiral na hindi patas na gawi sa kasalukuyang pagpapatupad, partikular na ang mandatory attendance ng mga guro, mula Hulyo 10 hanggang 14, sa kabila ng katotohanang natapos na ang school year, noong nakaraang 7 ng Hulyo taong 2023. Bilang karagdagan, itinuro ng Act na ang mga service credits ay hindi dapat e-compute bilang isang araw na inihain sa one-day credit dahil ang premium ay dapat isama bilang nakasaad sa Magna Carta of Public School Teachers. Isang araw na inihain ay katumbas ng 1.25 o 1.5 araw. Bilang tugon, tiniyak ni Direktor Timbol na isasaalang-alang ang mga itinaas na punto at magtatakda sila ng pagpupulong sa kagawaran ng edukasyon upang pag-usapan ang usapin
at muling makipagpulong sa act. Binanggit din ni Director Timbol na kasalukuyang sinusuri ng CSC ang mga patakaran at alituntunin sa pagbibigay ng leave ng mga empleyado ng gobyerno na kinabibilangan ng mga guro sa pampublikong paaralan at ang mga impormasyong ibinigay ay isasama. Ang mga guro ay dapat bigyan ng sapat na kompensasyon para sa dagdag at karagdagang gawaing ibinigay at ang karapatan ng mga guro sa sapat na pahinga ay dapat tiyakin at igalang. Ang source ng ulat na ito ay mula sa Act NCR Union. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat! At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.